And if they were all one member, where were the body? But now are they many members, yet but one body? And the eye cannot say unto the hand, I have no need of thee, nor again the head of the feet, I have no need of you. Nay, much more, those members of the body which seem to be more feeble are necessary. And those members of the body which we think to be less honorable, upon this we bestow more abundant honor, and our uncomely parts have more abundant foundation. For our comely parts have no need, but God hath tempered the body together, having given more abundant honor to that part which lacked. That there should be no schism in the body, but that the members should have the same care one for another. And whether one member suffer, all the members suffer with it. Or one member be honored, all the members rejoice with it. Now we are the body of Christ, and members in particular. And God hath set some in the church, first apostles, secondarily prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues. Are all apostles, are all prophets, are all teachers, are all workers of miracles? Have all the gifts of healing, do all speak with tongues, do all interpret, sabay-sabay. But covet earnestly the best gifts, and yet show I unto you a more excellent way. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon, na basa namin, pag-aaral namin yung hapon. I pray na kayo pong ibigay ng kaunawaan sa bawat isa sa inyong lingkod, Panginoon, ng kaliwanagan, ng pagkapaliwanag. I pray na bawat isa po ay matuto dahil as we title this study today, ang sabi niyo po dyan, ang sabi ni Paul sa kanila, hindi nila gusto maging ignorante mga tao sa mga bagay na patungkol dito, magandang bagay, mga gifts, spiritual gift. So I pray na maintindihan po namin to, Lord, especially in light of the fact na especially mga Pentecostal and every mga culto dyan, ito po yung na-misinterpret at even more sinisira nila yung tamang kahulugan nito. So I pray na gabayan yung bawat isa yung lingkod. Ayun, kayo malulati, in Jesus name we pray. Amen. Amen. Okay. Magandang hapon muli. Amen po. So last week, dalawang beses natin tinakal yun. No? So naalala nyo, yung una is yung head of the man and the woman, and then next is yung mga Lord Supper, yan. Itong title natin dun is, ano yan? Malimutan ko, basta yung those that are basta yung maayos is makikita. Yung mga hindi maganda, mag-manifest din niya. Yung maganda, mag-manifest. Okay, at maraming na re-reveal yan nga pagkatapos ng Lord's Supper. Though tinakil lang natin details about the Lord's Supper. Now, ngayon naman, yung 1 Corinthians 12, pinakasikat kasi dyan is yung 13. Okay, alam niyo yung 13? Chapter 13 is called the, anong tawag sa 1 Corinthians 13? The Love Chapter. Kasi puro love yun eh. Love never, charity never fail. Charity bought not itself. It is not, ganyan-ganyan yan eh. Nakinuha yun eh. Hindi mo nakikita yun sa mga nakapaskin. Tayo wala dito eh. Ngayon itong 12, tsaka yung 14, okay, about gifts yan, spiritual gifts. Pero ang maganda dito sa kaya title natin yan is, I would not have you ignorant. Sa Tagalog, sabi ni Paul, ayoko kayong maging ignorante. Ano yung ignorante? Sino ignorante dito? Sa ibang bagay, di ba? Pero ayaw mo nung wala kang alam. Especially sa mga bagay na importante. Spiritual gift yan eh. So dapat alam mo yan para hindi ka maloko. So bigay ko na kanina yung Pentecostal, inabuso po nila yan. Ang sabihin nun, madalas yan ang paborito nila. 1 Corinthians 12. Then chapter 14. Kasi may mga sinasabi dyan, spiritual gifts na especially yung tongues. Okay, nakakit. Sino nakapasok na sa ganong church? Eh, Di ba kung dito kayo na, pinakita ko? Sino nakita yun? Ikaw? Absent ka na naman nun? Street Fighter. Street Fighter.
Street Fighter, yung... Wala, wala si Pami. Yung hinahapaw ng jacket. Nahadukin. So, yan po yung kalokohan ng mga church, Pentecostal church. Marami sa atin ngayon yung ganyan. Yung mga Christian dyan. Naloko sila sa ganyang bagay. Again, hindi ko sinabing diligtas lahat yan, pero marami dyan, hindi. Okay, yung iba doon, achamba. Parang yung mga kaibigan natin Catholic, di ba? Achamba. Nashare natin. Pero ang dami dyan, mga ano, kawawa. Okay? So, sino nakapasok na sa ganun? Wala pa. Ako, napasok ako dun. Kasi, in-invite kami. Di, sige. Yung mga group-group sa college, di ba? Ang dami niyan sa... Pati sa high school, meron na. Yun, nabagit ko sa inyo nga. Catholic nga. Nakisakay sila dyan eh. Hindi alam ni daddy yun eh. Basta, sina mami, pumunta pa. Ah, hindi. Sumulat lang pala. Pumunta ba kayo dun? Hindi. May Catholic, ano, yung Youth for Christ, ganyan. Siyempre, Catholic yung macho. Hindi naman Catholic school yun, pero medyo kailing yan sa Catholic. So, hindi naman namin alam na ganun. Kesyo, may programa daw, retreat. Hindi sama. Hindi sama. Di okay naman, masaya naman. Kaso, bandang huli, naggagan, nagtapakalala na. Tinuturoan ako ng ano. Basta gawin mo lang yan, gawin mo lang yan. Ako naman si, ano, ang kulit eh. Anong gagawin mo? Hindi, hindi ko kaya. Hindi, subukan mo lang. Brad, ganyan pa yun. Kaya, so yun po yung tongues. Tignan nyo po pag sinabing tongues. Again, ang biblical meaning ng tongues dito, languages. Okay, alam na nung iba yan eh. Ibig sabihin, parang ano yung languages na alam nyo? Filipino. English. Hindi ko lang sinabing kailangan yung Greek, Latin, ano pa, German, Espanyol, Nihongo, Bisaya, itong mga ito, nakikita ko, nagbibisaya sa ano, eh? Facebook eh, ayan, sina, ay hindi pala ikaw na, ano pa, Bicol, dialect naman na yun, no? Pero hindi, iba pa rin eh, di ba, may pagkatagalog din, ano pa, ito, sa kanila, ano yung uso dito nga? Greek. Tingnan natin dito sa, ano, para magkaroon tayong context. Sa Acts 2. Isa-isahin po dito yung, ano, ano. So, nangyari kasi dito, ay, di ba, na-empower na nga sila ng Holy Spirit. Ngayon, ayan. Okay, sabi, ako nalang gabas, sabi dyan, now when it was noise, this was noise abroad, the multitude came together and were confounded because that every man heard them speak in his own language. Sa Tagalog, alam nyo naman sa Hudyo, sa ibang-ibang lugar nagagaling yung mga Hudyo, kasi iba, naging ano na, may business dito, so tumira na dyan. Pero, pumupunta sila sa Jerusalem. Every, actually, kailangan tatlo yan eh. Pero, iba ko lang nung time nila, hindi ko pa naaral ah. Pero kay Moses, naaral niya, di ba, tatlong beses yun. Especially mga lalaki. Dapat pumunta, as in. Okay? Sa Jerusalem. Yung time na to, hindi ko alam kung ano. Okay. Ah, walang maingi ha. Baka magalit na naman ako. Ngayon, eh, nagsama-sama sila doon. Alam mo, mga Hudyo yan. Pero iba-iba na yung language niyan. Okay, may Egyptian. Pero nung nag-preach itong mga disipulo, ba't nakikinig nila lahat nung kung ano yung language nila, yun ang naririnig. Okay? Ayan ang sabi, language. Pero sasabihin dito mamaya, ito, kayo magbasa, ready, go. And how dearly every man in our own tongue, wherein we were born. Okay, sabi kanina, language. His own language. Dito naman, his own tongue. Nakita niya yan? So, sabihin lang pala ng tongue dito, language. Tsaka inisa-isa pa, ano kaya yung tongue na yan? O di inisa-isa, di Parthians, Medes, Elamites, Judea, Cappadocia, Pontus, Asia, Phrygia, Pamphylia, okay? Libya, Cyrene, Rome, Jews, Proselytes, Cretes, Arabians. Lahat daw ng mga
yan, narinig nila yung kanilang language doon sa na sinasabi ng mga disciples. So, ibig sabihin lang po niyan, miracle po yan. Okay? Miracle yan. Hindi yun nangyayari lagi. Hindi, nari, oh, gusto ko, Lord, pumuntang ano dito. Kailan ba yun? Wala, wala pa naman nakimit na ibang ano eh. Dito lang kasi ako eh. Pero sa, yan, sa internet, di ba? Hindi pwedeng kausapin lahat. Pero ngayon, karamihan nga, marunong mag-English. Pero hindi lahat. Ayan pala, si ano, di ba? Si Juancho, di ba? Nung dumating dito yan. Asawa ng kapatid ko. Di, English lang ngayon. Isa, di pa rin maintindihan, di ba? Hirap pa rin siya mag-English. So, hindi pwede mag-pray lang ako sa Diyos, Lord. Kakausapin ko to, tapos... Di ba? Pero yung iba, ganun sinasabi. Kaya siya may kwento. Kundi may kilala kami. Nagkwento lang yun. Nalakita mo ba? Sa panahon natin, eh, kung kailangan yan, di sige, pero... Sa nakita kasi natin sa Acts 2, miracle nga yun. Alam niyo may miracle? Signs and wonders na tinatawag para sila ay maniwala in time nila. Sa panahon natin, kumpleto na yung Bible, yung church, 2,000 na history ng Bible, ng Christianity, tapos kailangan mo pa rin mag-tongues. So, hindi na iniwala. But anyway, yun ang sinasabi ng Pentecostal. Okay, nakikinig ba? May mga Pentecostal dyan. Basta yun, pag tinanong natin, pag may nag-soul winning tayo, pag tinanong mo anong pangalan ng church nila, kung ano nung pinagsasabi, The Lord Glory Church, yung mga gano'n. Eh, si Jogs, ano yun, di ba? Jogs, pangit mong, ano eh. Jesus, ano yun? Our Savior, Great Savior, Great Shepherd. Great Shepherd, mga gano'n. Saan-saan kinuha? Yung baptist, kahit na paano, mayroong baptist. Kasi identifier yan eh. Anong klaseng church ba kayo? So, may iba tayong pangalan para lang ma-identify tayo sa ibang local congregation ng church. Diba? Pero, baptist, alam mo na yun. Mag-baptist, salvation, by faith alone, by grace alone. Once saved, always saved. Ano ba? Yun nga, faith alone. King James, dapat, oh. Pero marami nang umaalis doon. Pero, totoo yun, dapat, oh, iniwala pag baptist ka, dapat King James ka. Kasi, yung binat sa baptist, ano eh, biblical authority. Pag hindi ka na King James, English, ha, ano, mag-usapan mo na yung Tagalog. Sa English, yun, universal language naman yan, eh. Kung baptist ka, sabi mo, hindi ka King James, ano ka? ESV, magkasulungat yun, eh. Hindi pwede ngayon sabihin biblical authority ka. So, hindi ka na baptist. Pinag-aralan natin yun, ha? Ano, kasi hindi pa inabutan ng dalawa, eh. No, aming King James Seminar. Ha? Oo nga, eh. Ulitin natin. cycle natin yan. Kaya, pwede mo mapanood yun sa YouTube. Okay? Kung may load kayo, Wi-Fi. Kinakailangan mo isa-isa. Basta, yun yung ating argumento. Anyway, so yung mga, yan, mga Pentecostal, ganyan yan. Hindi ko sinabing di-save nga yun. Karamihan dyan, hindi. Pero yung iba, na-chambahan. Kaya na-save naman. Kaso, kung save ka, anong gagawin mo dun? Kaya kapag nag-soul winning tayo, nagkataon na Pentecostal yan, edi save na daw siya. Tinanong mo, save talaga. O di salamat. Ngayon, ang next na natin, yan, Bible mo, ano? Anong church ka? Yan. Para kung sakaling matalino sila, edi maghanap sila ng maayos na church. Okay, so tuloy natin to, ha? Eh, sabi ulit dyan, ayoko ngayon mag-ignorante sa mga bagay na importante, especially spiritual gift. Ngayon, you know that ye were Gentiles carried away unto these dumb idols even as ye were led. Okay, sa Tagalog, ganito po yan. Ang Corinthian, talagang ano yan, pagano yan. Alam nyo, sa Greece banda yan eh. Walo nyo ng mga Diyos nila, di ba? Si Zeus. Si, yun ba? Si na Athena. Eh, di ba? Sa Ephesus, si Diana, ano ba? Mercury. Jupiter. Yan, isa-isayin mo lang yun eh. Yung ano lang natin, Monday. Buwan yan, moon. Medyo kinuha yan doon. Tuesday, hindi ko alam sino. Sino yun? Tuesday, hindi ko alam. Wednesday, basta, ganyan. Thursday, Thor yan, Thor.
Nasa North naman yun. Friday, hindi ko alam. Prito yan. Hindi ko alam. Basta parang Diyos-Diyos. Saturday, Saturn. Saturnino, parang ganun yan eh. Sunday, araw. Puro ka na yan. Ano ba? January, Janus. Diyos-Diyos eh. February, hindi ko alam. Sino? March is parang Mars. Or the God of War. April, hindi ko alam. April, May. Kinala. Zodiac sign. So, kaya ganito po yan. Pag tayo nag-solve winning, kaya sabi sa inyo, tatimingan nyo yung mga sinasolve nyo, huwag nyong babanatan agad. So, kaya nakikita nyo naman sa akin yan eh. So, pag may babanatan man ako, nagpapasintabi ako, sabay. Di ba? Ilalagay ko sila sa tamang ano, yung di yung, Katolik ka ba? Mga lahat ng Katoliko, sumasamba sa Diyos-Diyos. Hindi naman totoo, di ba? Pero, nililid sila dyan. Pansinin nyo yan, sabi dyan, oh. Carried away unto these dumb idols. Hindi nagmumura yan, ha? May sinabing dumb, hindi nakakapagsalita. Okay? And then, even as you were led. Ibig sabihin, kaya naman yun sa nanay, lola natin, yung mga tatay natin. Kasi sila inilid. Alam mo yung led, di ba? Inaakay sila doon. Tayo, inaakay natin yung tao sa Panginoon, sa buhay na Diyos. Sila, inaakay sila sa mga idol. So, ito sinasabi ni Paul dito kasi kilala niya yung mga kanyang mga na-win sa Corinthians. So, ano sinasabi niya ngayon dito? Kaya sabi dito, dati kayong ganon. O, ano ngayon? Wherefore, I give you to understand that no man speaking by the Spirit of God calleth Jesus a curse, and no man can say that Jesus is the Lord, but by the Holy Ghost. Okay? So, parang introduction niya dito, o kayo, dati, siguro, napakinggan lang kami nung isang araw eh. Ah, kahapon, yung ano. Ito kasi mga bata, siyempre, hindi ko yung expose sa mga kalokohan. Pero siyempre, YouTube, andyan lahat eh. E di may nag-ano, may hobbyist, nag-ano siya eh. Anong ginawa doon? Nag-travel siya sa ano, gamit niya lang yung parang fan dito, tsaka yung parang parachute na nakaganon. Oh my God, oh my God. Oh my God na oh my God eh. So, ibig sabihin, exposed tayo dyan. Amen? Ngayon, pinapaalala ngayon ni Paul bago siya magturo, na sabi niya, kayo dati, ganyan din kayo eh. Okay? Pero ngayon, pag talagang naligtas yan, paano mo malalamang yan ay ligtas na? Isa sa mga way is maayos yung sinasabi niya. Tandaan niyo yan. Kaya yung iba dito, di ba? Nababanggit, sinisita natin. Ngayon, yung bang alam mo hindi naman ligtas, katulad niyan, napadaan ka lang dyan lahat, tapos sabi, oh, nga, magmura. Hindi mo naman gaganon yung lahat. Pero pag nasa church na yan, unti-unti natin yan, di ba? Yung mga yan, oh my God, kung ano man yan, nasabihan natin. Idol. Tama ba yung magsabi ka sa ano mo? Idol. Mali nga yung idol dito eh. Kaya nga sabihin idol, master. Sabi rin sa Bible, call no man your master. Doon yung ibang mga bata kasi, mga biro-biroan lang, di ba? Iwasan nyo na rin, okay? Ngayon, kaya sabi dyan, isa yan sa way na makikita nyo yung ligtas at hindi. Okay? Pag talagang Lord Jesus at sincero, hindi yung tipong ano lang, abanggit lang, ligtas yan, okay? Ngayon, hindi ibig sabihin ng ligtas kapare-pareho na tayo lahat ng bagay. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon dito, yung diversity of gifts nga. Ibig sabihin ng gift, naalala niya yan, binigay sa'yo, di ba? Binigay. But binigay sa'yo? Hindi mo ginusto, hindi mo hiningi. Pero, binigay sa'yo. Parang, ganyan, kagabi, nag-aaral si Stephen ng violin. But syempre, ang hirap nun. Ganyan, pangit nun. Tapos mapakinggan mo sa YouTube, galing, parang, ganyan-ganyan lang, oh. Ano kaya yun? Kasi may, alam nyo ba na may yung ibang tao gifted? Diba? Yun yun. Yung iba, lalo yung mapakantahin sa choir, diba? Alam mo agad yung iba may gift. Yung iba wala, eh. Diba? Pero nakakakanta rin. Pero kailangan niya ng maraming practice. Yung iba po, makinig lang, marunong na. Diba? Yan, si Peter nga, eh.
Nagulat ako dyan eh. Nakatugtog agad eh. Kasi may gift. Yung iba rin, ganun. Ako kahit na paano, natuto ako mag-gitara. Yung ibang kilala ko, hindi rin matuto. Kakanta. Alam mo na. Diba? Sinkopado. Ano man niya. Iba naman, sayaw. Di, oh, hindi tayong sayaw. Pero, diba, ang tawag doon sa pagsayaw, di marunong. Parang parehong kaliwa yung paa mo. Ganun, diba? So, talent po kasi yun. Ibig sabihin, talent, gift. Okay? So, pag-usapan natin yung may kwentang gift. So, pag-usapan natin yung ibang bagay, dito tayo sa spiritual gift. Yung unang kailangan malaman natin, sabi dito, now there are diversity of gifts. Ibig sabihin, iba-iba ng regalo or ng talent. Pero sabi dyan, but the same spirit. So, obviously, ang pinag-usapan, katulad ng sayaw, hindi naman tayo kailangan magsayaw, hindi kasama yun, okay? Hindi binigay ng Diyos yun, hindi naman nakaka-edify yun. Asog ka na lang dito. Asog kayo dito. Okay, so kung marami tayong iba't ibang gift, pero isa lang yung spirit, ibig sabihin, isa lang nagbigay niyan, ang Diyos lang, hindi yung hindi ka bibigyan ng Diyos na bibigyan, ano ba, magaling kang mag-TikTok. Diba? Talent ko to, pastor eh. O kaya magaling akong ano ba, manloko ng tao, magaling ako eh, pastor eh. Talent ko yun. Hindi Diyos ang nagbigay sa'yo nun. Amen? Demonyo yung nagbigay sa'yo nun. O ikaw, pinaktis mo, kaya gumaling ka. Ano pa yung mga hindi gift ng Diyos? Magic. Ano pa? Makulit. Basta, makulit ako talaga. Gift. Hindi gift yan. Ito, then yung baka tulad ngayon, ito, yung instruments natin, pinipili lang natin yung pwede. Okay? So, hindi natin nia-allow na, ano, ganun din yung damit. Ganyan. Ah, malinaw na yun, ha? Basta ang Diyos ang nagbigay, syempre, hindi niya kukontain yung sarili niya. And there are differences of administrations, but the same Lord. Pareho lang yun. And this time naman, yung administration, nabasa niyo ba kanina yan? Nahirapan kayo, di ba? Administration lang yan. Ginagamit natin hanggang ngayon yan, di ba? Administration ni Duterte. Ibig sabihin, administration, ibig sabihin, yeah, katulad ng magandang example niya sa politika, administration, di ba? Yung executive branch kasi kanya-kanyang diskarte yan, pero hindi pwedeng lalayo ka sa batas. Okay? For example, kailangan mawala yung drugs. Kaso si Duterte, ang style niya, papatayin niya yung nasuspensyahan. Kunwari, tama ba yun? Eh may batas na hindi pwede mong patayin basta-basta kahit sinong tao. May tinatawag na due process. Yun ang batas. So kahit anong style mo, dapat pasok pa rin dun sa batas. Okay? So pero marami kang pwedeng gawin, malaya ka, huwag ka lang lalagpas sa batas. Okay? Yung sabihin, ganun din siya sabi dito eh. Yung may mga gifts tayo, iba-ibang administration, iba't-ibang paraan kung paano gawin ang isang bagay, pero isa lang ang Panginoon eh. So hindi tayo kailangang, gusto ba kaya ng Diyos to? Tingnan mo sa Bible. Hindi ka pwedeng lumayo dun. Okay? So, kato, nabanggit na kanina yung mga idols, di ba? Ay, Catholic, Kristiyano rin yan eh. Sabi sa Bible, walang idol eh. Hindi pwedeng tukuin silang totoong Kristiyano. Amen? O, syempre, labas, lalo na yung Bible, tsaka yung kaligtasan. Kaya huwag kayong mag-aano sa atin pag sinabi, but, pastor, Kristiyano naman itong ano eh, Catholic, hindi. Okay? Iba yun. Hindi yung pasok dito. Hindi the same Lord. Okay? Hindi the same spirit sila. Amen? So, kaya pinag-usapan ngayon dito, itong church na, yung tunay na church, magkanya-kanya kayo, isa, gusto mag-gitara, ayaw naman mag-piano, okay lang yun. Ngayon, lalagyan mo ng ano, amplifier, iba na yun. Tapos gaganyan-ganyan ka na dito. Ibang spirito na yun, okay? Okay, so, but the manifestation, actually, paulit-ulit ito hanggang huli, okay? Para lang maintindihan natin, isa-isayin natin, amen? But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit with all. Ano yung keyword dyan? Na, kasi paulit-ulit yun mo sa five different administration, the same Lord. Sa four, diversity. Pag sinabi diverse, iba-iba rin yun, diverse. Diversity of gift, but the same Spirit. The six, diversity of operation, ano, the same God. Nalagpasan ko pala yun, ha? Pero ganun din yun, iba-iba yung operasyon,
Pero isa lang naman yung Diyos. So, syempre, sinong kikilo sa atin? Eh, di yan Diyos din. Kaya pag may iba na yung tinuturo yung sino man yan, preacher din ako, Kristiyano din ako, may Bible din ako, eh iba na. Hindi na same sa atin yun. Okay? Tandaan nyo. Kaya nung madalas natin inaaral eh. Ganun sa 7, ganun din. But the manifestation, pag sinabi manifestation, pagpapakita of the Spirit is given to every man to profit with all. Ang nag-iisa dyan yung profit. Okay? Obviously, again, isang spirit lang. Ibig sabihin, ah, kumita ako dito, pastor eh. Iba, nangyayari sa church yan. Gagawin nila. Kaya pumasok sa church yung mga, yun yan, mga CCM. Kaya sabihin nila, may gift ako, galing ko mag-gitara. Hindi mo kaya yun, di ba? Gift ko yun. Okay. Gagawin nila, pagkakitaan nila yun. At ang market agad nila, yung church. Pag sinuportahan sila ng pastor, oh, bilhin nyo si kapatid ni Cora, si Irene, ang galing na, ano, galing mag-gitara. Maglalabas siya ng album. Sinong bibili nun? E pag sinabi ni pastor na, siyempre bibili na tayo nun, di ba? Sa panahon nila, ngayon, alam na, puro pirata na ngayon. Eh. Manuari lang ganun. So, gaya, nagagamit din po yung church na hindi tama. Pag hindi, maingat. Okay? Kaya ang profit natin, obviously, spiritual. Hindi profit na pera. Okay? For to one is given by the Spirit of the Word of Wisdom to another of knowledge by the same Spirit. Ito na yung mga isa-isa mga example. Ha? Isa-isay natin to. Na example na pasok dito sa category ng spiritual gifts. So number one, Word of Wisdom. Pasok ba yun? O syempre, ibig sabihin, hindi po lahat tayo dito ay marunong sa lahat ng bagay. Kaya pag yung alam ako, ganun ang style, hindi ko na style, talagang buhay ko na yun. Pag hindi ko alam, hindi ako nagmamarunong. Kasi hindi ko alam yan eh. At ganun din kayo dapat. Amen? Okay, ako na. Sino bang magaling dito sa, ano? Saan ka magaling, Brad? Sa? Bata ka pa kasi hinahanap mo pa. Ganun ang sagot, Brad. Huwag wala. Okay? Magaling ako sa kalokohan. Huwag ganun. Ikaw, saan ka magaling, Brad? Ha? Drawing, ayan. So, may kaya siya, hindi ko kayang gawin. So, ang wisdom po, again, pag sinabi wisdom, paano mo ginagamit yung knowledge mo sa tama at maganda at maayos, okay? So, hindi lahat yung pasok sa lahat ng bagay. So, may ibang wise sa pagtuturo, yung iba magaling magluto, okay? Yung iba magaling mag-basketball, yung iba magaling mag-encourage. Ano pa? Yun yung mga kailangan sa church. Wisdom. Ako, basta generic po yan, ha. Pag wisdom, may kanya-kanyang wisdom sa ibang bagay. Area. Subject. Okay? So, itong pangalawa, parang ganun din. And another, the word of knowledge. Sabihin, maraming alam. Okay? Kung marami ka bang alam, anong gagawin mo? Nakakita na ba yung tao maraming alam? Anong ginagawa? Maganda ba yun? Depende, di ba? Kasi iba, pag nagyayabang mo, wala naman sa usapan, ipapasok mo. Alam nyo ba yung differential equation? Ganyan? Hindi mo na inalam kung maintindihan ka ba, di ba? So, okay yung maraming alam, pero the same spirit dapat, okay? Kung nakaka-edify yan, kung nakakatisod na yan, nakakapagpayabang na yan, preno ka muna. Amen? Then, to another, faith. Uy, dali naman nun. Pare-pareho ba tayo ng faith? Diba, pansinin nyo, ang ginagawa ko, kahit ako, tinatanong ko kayo, nga, si Brad, especially, diba? O, kaya ba natin to? Umuulan, lalong kami pa lang. Kasi, tinatamad na kami dyan pag umuulan. Gusto gawinin kami, umuulan. Kaya, tatanungin ko silang, o, kaya ba natin? Sige, pastor, di sige. Kasi, minsan, nawawala din akong faith kasi na-experience namin. Ang hirap. Paano ka mag-soul winning? Iniisa-isa mo yung bahay tapos umuulan. Eh kung di ka naman papasokin. Okay? So madaming bagay. Tanungin mo yung iba, may pananampalataya dyan. Sila yung madalas na sabihin, Pastor, kaya yan. Ako yung pinaka final decision. Pero gusto ko, kung kayo, hinang-hinana kayo, ako yung mukapalaka sa inyo. Pero kung mahina naman si Pastor, may ibang bagay akong di kaya, hindi ako naniniwala, ganyan.
Usapin natin yung tatay ni ano, Kim. Nako, siga daw yun eh. Eh sinabi sa akin ng isa, basta kaya yan. O di sige, di ba? Pananampalataya, ano pa? Ito na yung mga special talaga, no? Yung madalas inaabuso. Gifts of healing. Ang madaling intindihin yun, di ba? So lahat ba pwede magpagamot? Ah, magpagaling? So, hindi lahat. Siyempre ngayon, mga doktor. Pero hindi rin lahat ng doktor maayos, di ba? So nag-accumulate lang yung knowledge. Salamat sa Panginoon. Pero, yung pagpapagaling, gifts din yan. Especially sa time nila. Nabasa niya naman siguro yung Bible, New Testament, sa Acts. Ang ginagawa lang nila, pinag-pray lang, galing. Iba, hawak lang kay Peter, di ba? Kay John, kay Jesus. Gifts of healing, sabihin, hindi kaya ng iba. Pero binigay sa'yo, di ba? Madaanan lang na anino eh. Di ba? So kasi gifts yun ng patayin nila. Okay. Pero sinabi niya na the same spirit, paulit-ulit, the same spirit. Huwag kang aabuso. Amen? Ano ba? To another, the working of miracles. So, define natin miracle, ha? Pag sinabing miracle, hindi lagi nangyayari. For example, yung Red Sea. Nangyayari ba ulit yun? Hindi na. Pero yung Jordan River, nahati din yun ilang beses, eh. So, hindi pwedeng anytime na may baha dito, Pastor Reyes, hatiin mo nga itong baha. Hindi na miracle yun. Kasi parang lagi na, di ba? Trabaho na. O may sakit dito, Pastor Reyes. Dito ka sa ospital. Di ba? Wala na silang kinita nun. Pero kung hindi gifts to, at hindi miracle yan, pwede kong gawin yun, di ba? Pero sabi dito, miracle nga. Ibig sabihin, minsan-minsan lang ginagawa. Ano siya? Ang tawag dito? Parang, ano mo tayong term eh? Parang sa... Parang binabali mo yung law of physics. Parang ganun. Diba? Katulad nga ng Red Sea. Hindi pwedeng mahati yun kasi yung tubig is pumupunta sa pinakamalalim na, ano, diba? Parang nababali wala yung law of physics. Alam niyo yung law of physics? Sabihin, lahat ng binato sa taas, bababa. Okay? Law of physics yun. Ano pa? To every action, there is equivalent reaction. Mga ganun. Mag-aaralan niyo yan sa ano sa physics. Ano pa? Yung naka-stay, ano, mahirap pagalawin. Yung nagalaw, mahirap pahintuin. Yung mga ganun. So, ganun din sa... Nga, siyempre, lalaki-babae, para magkana, kailangan lalaki-babae. Eh, paano si Mary? Miracle, yun. Okay, ano pa? Yung katatapos lang natin last time, yung sa Daniel, di ba? Bihira, mga kinain lang, mga mani lang eh. Pwede ka mabuhay sa mani. Hindi pwede yun. Mamamatay ka. Hindi ka mamamatay, basta mamamatay ka. Pag matagal, puro yun. Sige nga. Miracle po yun. Ano pa? Okay, so ibig sabihin, pag yung laging nangyayari, tapos nabago, katulad nung kanina rin, sa tongues, Hindi normal yun na ang alam ko lang, pinag-aralan ko Tagalog, syempre dito ako lumaki, and then English, inaral ko sa school. Tapos bigla-bigla, gig-Greek ka. Diba? Hindi ganun yun, ang batas ng, hindi na physics yun eh. Basta law of reality. Okay? So, pero pag miracle nga, binabali nila. Yun ang term dun eh, binabali yung rule. Diba? So, meron gumagawa nun sa panahon nila. Okay? Sa panahon natin ngayon, meron pa bang miracles? Yan. Depende. Meron, pero hindi nakatulad nung sa kanila. Okay? Ang mga miracles ngayon, sabi nga ni Pastor, and I agree, yung ano yan, pag naliligtas yung mga tao. Diba? Naranasan mo yun. Minsan, marunong ka mag-soul winning, hindi naligtas. Kasi may something, basta may something. Parang nung ano, nag-funeral kami, okay na eh. Bigla may kumontra. Sabi ko. Kaya, buti, nakita niyo yung mga sumasama. Lalo nung ano, meron talaga kami pinuntahan. Ganun, kasi layo pa nun. Kumontra yung isa, lahat wala, walang tatanggap. Kasi may kumontra eh. Anyway. And then to another prophecy. Ano yung prophecy?
Okay, so ito na yung ano, no? Pag gift ng prophecy, yung preaching, okay din yan. Kasi dalawa kasi po yung prophecy or prophesy. Yun nga, yung foretelling na tinatawag. Pag sinabing foretelling, sabihin, hindi pa nangyayari, sinasabi mo na. Okay, foretelling. Tsaka yung tinatawag na forthtelling, F-O-F-O-R-T-H. Tapos telling, ibig sabihin, yun na yung preaching. Ibig sabihin, talagang ito yung katotohanan, idedeklara mo yung katotohanan. So, ganyan po sa Bible yung prophecy, okay? Pero dito, malinaw po ito. Ito na yung tinutukoy natin na foretelling. Ibig sabihin, hindi pa nangyayari, sinasabi na. Okay? Miracle din yun, di ba, in a way? In many ways. Kasi hindi pa nga nangyayari. Paano mo nalaman? Ayan. And to another, discerning of spirits. Ayan. Ano yung discerning of spirits? Ano ba yung spirits? Ano? Okay, ito yan ha. Pag discerning, i-quote nga natin yung Hebrews 4:12. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrows, and is a discerner of the in thoughts and intents of the heart. Okay, discerner of the thoughts and intents. Ano ba yung intention? Mari, si... Ano intention niya, no? Ba't andito to si Juliana? Ako, tinitingnan ko kayo lahat dyan, eh. Diba? Obviously, itong mga to, iba, nasama lang, eh. Wala lang magawa, eh. Pero paglaki niya, matututo, eh. Masasana yun sa church, diba? So, iba-iba tayo ng intention. Bakit natin ginagawa, sinasabi isang bagay? Okay? Iba, kakaibiganin ka. Bakit ka kakaibiganin? Anong intention niya? Malalaman mo ba agad yung intention? Malalim yun eh. So, hindi basta-basta, pero may mga tao daw. Malalaman niya. Okay? Ayun. So, spirits. Ano yung spirits? Parang mga salita lang po yan. Or pwedeng ano... Kung naalala yung chinart natin dito, di ba, ano tayo, say, body, soul, and spirit. So, yung spirit na galing sa Diyos, yung spirito ng tao, na ipag-usap spirito ng Diyos. Ano yun? Ano yung sabihin yung ipag-usap? Parang ano rin yun? Parang mga salita rin yan eh. Pero, parang pinipersonify. Okay? Naitindihan ba? Pinipersonify yung mga salita. Yung Holy Spirit, salita din ng Diyos yun. Pero, person siya eh. So, paano siya nakipag-usap katulad yan? Yan, yung example mo kanina, di ba? Sabi mo, sinasabi ka na magpabakuna. Ay, paalam ka na sa pastor. Hindi ako papayagan nun. Paano mo nalaman yun? Di ba? Paano mo nalaman yun? Hindi ka pa nga nagpaalam eh. Pero, alam mo na yung mga sinasabi ko, yung character ko, alam mo yung rules. Wherein I abide. Nakita mo yun? So, alam niya na eh. Bakit? Kilala niya ako. At anong sasabihin ko according sa pag-character ko. Yan. So, sana nakuha niya yun eh. Yung magandang pag-aralan eh. So, ngayon, yung ibang tao daw, masyadong mabilis naman. Huwag niyo i-assume to. Kasi pag nagkamali ka naman, mali ka rin. Una, pinag... Una, ito si Juliana. Dito lang to dahil sa, ano eh. Champorado ba yan ay naamoy ko? Oh, di ba? Hindi naman pala ganun, di ba? Huwag mong sasabihin ganun agad. Baka party lang yun. Pero hindi yun totally, di ba? Hindi din yun, so huwag kayo mabibintang. Pero may mga tao daw talaga ngayon, kapag may suspecha ako, I keep it to myself. Okay? So kayo din, minsan may makikita kayo dito. Basta itong si ano, mukhang ganyan to, ganyan. Sabihin nyo lang sa akin, okay? Huwag nyong paparatangan, kasi hindi naman kayo sigurado eh. Okay? So, kasi napansin ko na rin agad dyan. Yung nagagawa ko, dinadagdag ko na lang inputs nyo. Pero, yung sabi dito sa atin dito, may mga gift na ganyan, okay? Kaya pag ikaw, nakita mo na, sablay-sablay ka sa ganyang bagay, huwag ka na magbintang-bintang. Kasi alam mo, wala kang discernment eh. Okay? Pero kung may discernment ka naman, ingatan mo naman, kabaliktara naman. Hindi mo rin gagawin ano yun. Ito mga ginagawa ng mga sigurado ako. Ito mga economic experts daw.
sigurado ako year ganyan, may depression na naman. Mga ganun. Masasabi mo ba yun? Pero, kumikita sila dun. Diba? So, kung totoong discerning of spirits yan, gagamitin mo yan again sa gawain ng Diyos. Amen? Kung totoong may ganyan ka, alam mo, regalo sa'yo ng Diyos, saan mo gagamitin? Ayan. To another diverse kind of tongue. Yan, napansin nyo na? So, ito naman, yung iba, magaling mag tongue. Kahit sa panahon natin ngayon, may kilala ako si actually, si Pastor Anderson, magaling yun sa languages. Madali siyang matuto. Yung iba, hindi ganun. Pero iba, madali. Tapos meron pa akong nakita yung ano, kasi medyo nag-aaral din ng konti. Ako parang wala akong gift eh. Pero medyo nakakuha ako ng ano, pero hindi ako ganun kagaling. Pero iba, ilang ano lang daw, parang weeks nga lang eh, makakapagsalita ka na. Depende sa course, saka depende nga rin sa tao. May mga technique, pero yung iba ay mahusay, okay? May gifts kasi. And then, ano pa, to another interpretation of tongues. Yung iba, hindi ka magaling magsalita, pero madali ka makaintindi. And therefore, pwede mong interpret sa iba. Okay? Ano napansin nyo dito sa mga bagay na to? Okay, lahat po ng sinabi lang dito, ito lang yung makakatulong sa gawain ng Diyos. Okay, sasabi ko sa inyo kanina. So, wala akong pakialam kung kaya mong kumain ng ano, manok na buhay. Mga ganun. Hindi gift of the... Kaya kaya mong tumumbling ng ano, una ulo. Hindi, wala akong pakialam doon, okay? Sa YouTube kasi ang dami ng ganyan ngayon, di ba? Sumikat lang. Minsan, nakakachamba. Eh, kaso yung iba, nakapipilayan, no? Walang magawa eh. Ito yung mga kailangan nyong i-desire. Okay? Later sa 14, ganun din po yan. Sinong gusto maging preacher? I-desire mo. Pag-aralan mo. Amen? Again, hindi sa lahat ng tao ganun eh. Sa Diadem, sa main, nakikita mo iba doon, matapat naman sa Diyos, pero hindi marunong magsalita. Okay? Pero nakikinagamit ng Diyos, di ba? So, hindi mo kailangan ipilit pag hindi mo gift. Hanapin mo yung gift mo. Amen? Christian? Hanapin mo yun. Siguradong meron, hindi pwedeng wala. Lugi naman yung bad. Okay, hanapin mo lang. Alamin mo. Ngayon, yung iba nga, ang tulad ng music, sabi ng iba, 5% talent lang daw yan. Hindi, 95% practice or tawag dito, commitment. Kailangan mong gawin. Tuloy tayo, sabi lang, but all this work at that one and the same self-spirit, dividing to every man severally as he wills. Okay? Parang, and madalas sa company o kaya sa kahit saan, sa church. So may tayong kailangan gawin. So may leader, siya yung magbibigay ng roles, responsibility, o ikaw yung taga ganyan, so, magaling ka naman dyan, ikaw na yan. Ganun din dito, ang Diyos ganun ang ginawa mismo. Kaya huwag kayong magtatampo kay ano, si ano, ang dami naman talent nito. Pero may kahinaan yun. Pag hindi nagabayan yun, kawawa yun. Amen? Karamihan nga ganun, yung mga nababaliw, yung mga artista, magaling talaga, ang magaling. Bandang huli, hindi nagamit sa tama, sira ang buhay. Diba? Gusto nyo ba yun? So, huwag kayong maingit. Kaya sinasabi dito, kung gusto maintindihan itong mga gifts na to, ang Diyos na nagbigay niyan, kung saan niya gusto. Okay? And sabi din dyan, no? The same self spirit. So, kanina pa namin usapin spirit. So, pag hindi ligtas yan, baliwala yon. Hindi ang Diyos na nagbigay eh. Okay? Delikado pa nga yun. Mas nakakatakot pag may ang galing mong kung ano man yan. Hindi naman ang Diyos nagbigay. Okay? Ayun na kayo. For us, ito na yung ito na yung illustration about the body. Okay? Kinabisado yung 27, di ba? Sabi dyan, for us, the body. Sino may body dito? Sino wala? Okay? Nakita mo yung katawan? Isa lang yan, di ba? Ilan ang katawan mo? Isa lang. Pero, hindi yan isang-isa na mono-block. Ibig sabihin, nga, ako, nakikita niyo ba ako? Napalitin yung tiyan ko. So, maraming member. May kamay, may paa.
Ang ganda nito pag nag-aaral ng ano ng martial arts, lahat siya may gamit eh. Pwedeng ganyan, pwedeng ganyan. Pwedeng ganun. Pwedeng ganun. Sabi dyan, lahat yung members ay isang katawan. Pero tayo kasi madalas tinatawag natin katawan ito, di ba? Pero actually, lahat yung katawan, parte ng katawan. For by one spirit, are we all baptized into one body? Ito na, ito yung mga ganda mga doktrina eh. Kailan ka naging member ng church? Nabaptize, tama. Eh si Kim, umaatin na dito, ligtas na rin. So, member ba si Kim? Technically, hindi pa, pero parang member na rin. Nabanggit ko sa inyo kanina, technicality lang yan eh. Pero maganda rin, ano, sumunod ka kasi ordinance ng Diyos yun eh, ng Panginoon. Pero, kaya sabi din sa inyo, automatic, ano tayo dito eh, membership. Kahit baptize ka pa, umayaw ka na, umalis ka na, hindi ka na member. Ganun lang yun. Okay, so kailan tayo naging member? Kailan tayo na-baptize? Anong baptism ba to? Tubig ba to? O spirit? Kanina pa paulit-ulit yung spirit eh, di ba? Baptism in the spirit. So, pag naligtas ka, isang spirit ka, anak ka ng Diyos, sino nagli-lead sa'yo? Di ang spirito ng Diyos. So, kasama ka na sa katawan ngayon. Ngayon, pastor, eh, ang dami natin na same, ang dami nang na-sharean eh. Paano yan, pastor? Member ba yun? Sinasabi ng member, kaso parang ano yun, siguro ano bang walang kwenta ng katawan? Halos wala eh. Depende nga kung di mo ginagamit. Katulad ko, may bill na ako ganyan. Walang kwenta yun, di ba? Di magagamit yun eh. Na meron pala storage din yun ng fats. Pero may mga yun, katulad ng mga naligtas na hindi nadagdag dito, hindi nag-church. Kahit pa paano, papaburan tayo ng gobyerno pag maraming ligtas. Alam nyo ba yun? May katulong ka dyan. Ibig sabihin, pag ino-oppress na tayo, malalaman nila, mali yun ah. Dapat may kalayaan tayo, for example. Maraming mga gawa yan, alam nyo ba, yung mga naligtas na kahit hindi natin member. Pwede naman na, yung iba dito, yung iba galit sa atin, yung iba hindi. Hindi member dito, pero pag may nagtanong dun, may church ba dito? Uy, meron, maganda yung church na yun, di ba? So, so yun nga lang, medyo malabo yung illustration. Ibig sabihin, hindi ganun ka-perfect yung illustration, okay? Ibig sabihin, wala namang katawan na bumabalik na naalis tapos bumalik eh. So, sa palabas meron, pero iba yun. Okay? So, tutuloy natin to parang ang bilis ng oras, no? Kala ko matatapos ko na ngayon eh. Tapusin na kaya natin. Wala kami meeting ngayon eh. Okay lang? Mga 10 minutes. Pare-pareho lang kasi to. Yan. For the body is one member but many. Diba ang katawan, hindi ilan ang katawan? Pero maraming member parts. Pero isa lang yung katawan, pero marami. So ito yung mga example naman na parang nag-aaway ng members, no? Pwede ba sabihin ng paa, hindi ko kailangan ng kamay? Eh may ano naman eh, buhay naman yung paa eh, kung walang kamay. Kaso mahirap. Okay? Paano ka kakain? Hindi ka naman kakain ng paa. Mahirap, di ba? Mahirap kumilos kung walang kamay. Eh, mas magaling yung kamay sa paa eh. Saan ka pa, ano ka pupunta? Ah, ganun ka. Alam mo yung acrobatics ginagawa yun. Pero mahirap. Okay? So, walang pwede mag-away sa mga, isa-isa dito, mga paa, kamay, ano pa. Tenga. Mata. Ano ba? Na, binilisan ko na. Yeah, so, but now had God set the members, every one of them in the body, as He had pleased him. So, ganun niya. Kaya, huwag niyo nga sabihin, so, ba't sa diadem tuloy? Sa discerning word. Baptism, ba't di lahat dito intelektual? Hindi lahat malakas? Hindi lahat matanda? Hindi lahat bata? Ang Diyos ang nagdadagdag. Amen. Kung ano yung kailangan natin, huwag kang magtatampo, huwag kang titingin sa ibang church. Amen. Sabi niya, anong gusto ng Diyos, ginawa niya. Okay, ayan, paulit-ulit na ito eh. Inulit lang yan, yung ano naman, yung head, yung eye. Anong mas importante, yung head o yung eye? Saan mo lalagay yung eye kung walang head?
O pwedeng walang, ay, may head, kaso mahirap nga. Diba? So, kailangan pa rin. So, ito naman bandang huli, sabi lang dito, yung mga parang walang kwenta, alam nyo ba ito sinasabi ng mga argument ng mga ITs, ha? Eh, kaya tama yung evolution kasi yung ibang ano natin, di ba, pag tinignan mo yung buto mo sa ano, anatomy, parang mayroon tayong ano dito eh, parang may sobrang buto na keso, kaya daw mayroon tayong ganun kasi dahil tayong unggoy, di ba? Di ba? Yung causing sa tatawag dyan eh. Ay, wala namang ano, bakit may ganyan tayo, hindi mo nang kailangan ng buntot. Pero nung na-discover nila, mayroon pa rin function pala yun. Ganon din yung mga lalaki, ba't may dede? Hindi mo kailangan yan, ha? Mayroong function yan, appendix. Dati sabi nila, nung panahon namin, ganon ang sabi ng mga tao, nung panahon namin. Walang, ano, walang, yung appendix, wala yan, pwede mong tanggalin yan. Walang silbiya, pero ngayon, alam na natin, mayroon pala. Ano pa? So, lahat. Kaya, yung iba dito, parang gusto natin i-discarga, kailangan yan, yung sinasabi dito. Okay? So, galing ng Bible, no? Alam niya na. Oh. Yun nunal. Walang sin... Hindi ko alam eh. Hindi, pwedeng ano yan, pang identify, di ba? Paano mo lalaman kung ano? May nunal siya, di ba? Hindi ko alam actually. Parang... Pang ano, pang ano at siguro yun, naman ko. Ganun ba? Sino nakakalam ng gamit ng lunal? Superstition yan eh. Okay, joke lang yan. Yan nga, ma-identify, di ba? Kasi magtatampo ng mga sa iba dyan, meron ganun, di ba? Iba, sobrang laking balat. Ang pangit naman sabihin. Eh, hindi ko rin alam. Okay, pag-aralan ko yung balat. Pero yun nga, nakikita ko doon, parang pwede mo ano siya, palatandaan. Kaya nga, mag-tawag dyan. Anyway, may mga bagay ba na, ano, alala ko tuloy si Soriano eh. Anyway, huwag ko na yun. So, meron bang ginagagalitan na parte ng katawan nyo? Yung paa, di ba? Iba, ang baho ng paa. Iba, ang baho ng kilikili. Ba't ka may kilikili pa? Kasi kailangan yun eh. Ba't may paa, di ba? Kailangan yun eh. So, huwag mo idadown yung ibang kapatid. Sabi dito. Ibang kapatid natin, hindi nga marunong mag-English eh. May gagawin yun. Hindi mo kailangan marunong sa English para maglinis ka ng church. Diba? Kaya sabi dyan, that there should be no schism. Pag sinabi schism, yung pagpa, parang away-away yan. So, ganun po yung, kaya pag ikaw yung pastor, mahirap eh. Kasi, kung may nag-away dyan, for example, si Yesha, tsaka si Amela, nag-away. Eh, mas maganda ako sa'yo. Hindi, mas maganda. Untugin ko kayo eh. Panuari lang ganun. May mga ganun sa church. Madalas yung mga patalinuhan. Yan. Yung mga ganda, wala yan eh. Pero patalinuhan, yan. Yun ang problema ng pastor daw. Kasi mas magaling to ito, mas magaling. Kaya ito yung binigay sa Bible para sa pastor, tsaka para sa atin na rin. Huwag mong isipin yun, okay? Maaring mas magaling siya, maaring hindi. Pero mas, wag na wag niyong gagawin, away. Hindi nyo kailangan mag-away. Amen? Alala nyo, kaya maganda yung ating seminar dito eh. Wala pa kayo nun eh. May seminar kami dito, may game si Mamean eh. Nagpagawa lang ng tao yan, nag-away pa yung mga lalaki. So, tinalo kayo ng babae eh. Ang taas na nun. Eh, pinagtatalo nung pakala ko mga engineer eh. Wala, okay, huwag kayong mag-aaway kahit anong pagkakataon. Amen. Ngayon, si Paul tsaka si Barnabas, si Paul tsaka si Peter, nag-aaway din sila, di ba? Pero, kung napaghandaan nila, hindi naman kailangan mag-aaway. Obviously, may mali doon. So, kaya Peter nga, nagkamali si Peter, di ba? Ngayon, kay Barnabas and Paul, kaya naman sila nag-aaway dahil kay Mark. So, may nag-cross pa rin. Eh, kung di nag-backslide si Mark, walang away. Diba? Yung sinasabi ko sa inyo. So, kung naintindihan natin to, kung may away man, mabilis ma-resolve. Okay? Busin natin to. And whether one member suffer, ito yung maganda. Nasabihin nyo, hindi, mas importante ako. Huwag mong papabayaan yung iba. Pag nasaktan yun, ano mangyayari sa inyo? Bakit? Ang mga young people, kunwari, si Christian. Kaya si Kim na lang. Bakit hindi pa member si Kim? Si Pamela na lang. Hindi, huwag niyo si Pamela. Sino bang game dito?
Hindi, si Pamela na lang, kunwari. Kahit sino ba. Kunwari, si Adam na lang, okay? Si Adam. Kunwari, pinabayaan natin si Adam kasi, maamo siya dyan. Hindi naman yan, ano eh. Eh, naggulo yung buhay niya. Kunwari, nagnakaw, natutong magnakaw. Ano mangyayari sa church? Dahil pinabayaan natin, hindi naman siya importante. Mapapahiya tayo buong lahat, buong church, di ba? Eh, magnanakaw pala yung isa yung ano dyan eh, di ba? Eh, sabi dito, kahit yan, kunwari, pinabayaan mo, kunwari, ano ka, mata ka, pinabayaan mo yung paa mo. Mabaho naman yung paa eh. Di, sa halip na tumingin ka, kasi mata ka, di ba? Doon ka tumingin, bahala na yung paa kung anong matungtungan niya dyan. Eh, nakatungtong nung kung ano, makakapunta ka ba sa pupuntahan mo nung mabilis? Siyempre, hindi. Tandaan niyo po yun, ganun po sa church. Gusto mo dapat yung kabutihan ng mga kapatid. Amen? Again, kapatid ah, hindi mga labas ha. Hindi sa labas at dalong hindi reprobate. Wala tayong pakialam sa reprobate. Amen? Okay, tapos na. Now you are the body of Christ and members in particular. So, inulit lang niya. And God has set some in the church, first apostles, secondary prophets, teachers, miracles, gifts, healings, everything. Yan. So, ang Diyos na nagbigay niyan, ngayon, yung iba parang mas importante sa iba, di ba? Parang. Pero, again, may mga kwento sa Bible na dahil mo gusto sabihin pa eh. Basta may mga minsan, may mas magagawa pa minsan yung mga ordinary member. Tandaan niyo po yan. Yung kwento nung si, sino ba yung, ano? Syrian general, si yung may ketong, si Naaman ba yun? Minatayo. So, sino yung bida doon? Nagpagaling si Elisha. Pero, ang bida doon yung maliit na babae na katulong. Yung bida doon kasi kung di siya naniniwala na kayang gawin ng Diyos yun, wala nangyari. Hindi natin nalaman yung kwento noon. Okay, marami pang, ano, pero wala tayong time. Last two verses. Have all the gifts of healing. Ireklamo na. So, hindi lahat tayo apostol, hindi tayo prophet. Okay lang yun, parang sinasabi niyang ganun. Okay lang yan. Lahat ba may gifts of healing? Wala. Lahat ba nakakapagsiti, nakakatuwa dito sa mga Pentecostal? Kasi sabi nila, isa sa mga sign daw ng ligtas ka, nakakapag-tongues ka. Di maling-mali na yun. Kaya sabi dito, do all speak with tongues? Ano sagot doon? No, kaya nga kanina pa eh. Lahat ba may, lahat ba prophet, apostle? Hindi, hindi. So, hindi rin nakakapag- salita ng tongues, so languages yung iba, lalong hindi na-interpret yung iba, okay? Kaya ito po, bitin tayo dito, yung 13 kasi, ito yung ano nito? Pagpapatuloy nito yung chapter 13 na, again, ang bida is yung love, okay? Charity. So, kung pinag-usapan natin yung mga gifts na yan, kala mo, napaganda niyan, sabi niya dito, actually, may mas maganda dyan. Okay? At kaya natin gawin lahat yun. Hindi mo kailangan bigyan ng the gift of love. Walang ganun. Sinong binigyan ng Diyos ng gift of love? Lahat yun. Pwede mong gawin yun. I-practice yun. Saka, inapag-aaratin na natin next week. Amen? Okay, sana masaya kayo. Matuto ba? Amen. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa napagandang topic namin about the gifts. Binigay nyo, kayo po yung nagbigay. Therefore, appreciate namin. Wala ding inggitan. Wala ding idadown yung iba. So, I pray na mag-stick sa amin to, Lord. Gano'ng kasaya to, Lord. Parang isang katawan na gusto namin mapabuti ang bawat isa dahil kailangan namin ang bawat isa. So, I pray na ganyan po ang aming sa isip as we serve you, Lord. At minsan may darating yung mga conflict na ganyan. But kung maintindihan namin na kami isang katawan at katawan nyo, Panginoon, dapat kami makalugod sa inyo, ay kami po mag-ayos at may pag-isa, Panginoon, at maisik namin yung mga kabuti sa bawat isa. Ilang po, Lord, kayo pong maluwalhati. In Jesus' name we pray.